Praise God. Tayo po ay nasa oras na mapanganib. Pagod na tayo simula kaninang umaga pa. Alam ko po na ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay gusto nang magpahinga. No? Pero purihin ang Panginoon sapagkat narito pa rin tayo para sa Kanya mga salita. Sapagkat alam po natin na sa darang isang linggo muli, makikibaka tayo sa sandibutan nito. Sabi nga tayo na bumuhay sa panahon ng panganib at kailangan po natin ang salita ng Panginoon upang tayo makalakad sa Kanyang harapan na matuwid, mga kapatid. Kung may mga Biblia po tayo sa hapon ito, ay samahan niyo po ako sa aklat po ng mga kawikaan. Proverbs chapter 4 verse 23 ang sabi dito, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Second verse, Jeremiah 17:9, ang puso ay magdaraya na higit kaysa lahat na bagay at totoong masama, sino makaalam? Last verse, Psalms 139, reading from verse 23 hanggang 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Verse 24, at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Praise God. Sa hapong ito, mga kapatid, we will be talking about a simple topic, guard your heart. Guard your heart. Bantayan o ingatan mo ang iyong puso. Tasya natin yung ating mga kanang kabay, mga kapatid. Itapat nga po natin sa ating puso. Hawakan po natin yung ating puso, mga kapatid. Kailangan po natin itong bantayan. Tayo manalangin mapagparang Diyos sa hapong ito. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa kalusugan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, ay sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin upang magsama-sama at mag-aral na iyong mga salita. Panginoon, buksan mo aming puso, ang aming isipan. At hayaan mo lang, O Diyos, ang iyong mensahe at nais mong ipaabot sa bawat isa sa amin. Panginoon, ay malaya ang aming matanda. Manusa ka personal sa bawat isa sa amin. At narito kami, Panginoon, handang makinig. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa hapon ito. Tanging sa iyo ang patuloy pasasalamin. Jesus, we will pray. Amen. Hallelujah. At malaya na po tayo makapo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ang doon sa ating binasa, mga kapatid, ay naunang talata ay pinakita dito kung ano ang kahalagahan ng puso at kung paano ang puso ay mahalaga, mga kapatid. Ito rin po sa ikalawang talata ng ating binasa ay nagsasabi na ang ating puso ay mandaraya. Napakahalaga niya, mga kapatid, pero siya ay mandaraya. Kaya anong dapat natin gawin, mga kapatid? Ipasiyasat po natin palagi sa ating Panginoon upang ang puso nito ay atin pong mabantaya. Ang pagbabantay, mga kapatid, ay ginagawa doon sa mga mahalagang establisimento, mahalagang bagay, o mga importanteng pasilidad. No? Kaya nga makikita po natin, pag mayroong bangko, may gwardiya. Bakit? Mahalagang bagay yung nandun eh. Pera. No? Pagka doon naman, mga kapatid, sa mga refinery, mga kapatid, mayroon ding gwardiya. Bakit mahalaga yung pasilidad na yun, mga kapatid?
at obligasyon ng isang guardian na ito ay protektahan. Kaya nga mga kapatid, kalimitang ginagawa ng isang guardia, pagka mga kapatid mayroong papasok, tinitingnan muna yung kanyang mga daladalahan. Sapagkat alam ng guardia kung ano yung mga bagay na hindi dapat maipasok sa isang sa lugar na kanyang binabantayan, mga kapatid, para maprotektahan ito. Praise God. So, ganun ang ginagawa ng isang guardia at kung bakit ginagwardyahan ang isang pasilidad. Pagdating naman, mga kapatid, sa puso, kagaya ng ating pag-uusapan ngayong hapon, dalawang bagay ang pagbabantay sa puso, mga kapatid. Hindi lamang binabantayan natin ito upang makontrol natin yung mga bagay na pumapasok sa ating puso, kundi mga kapatid, binabantayan din natin yung ating puso kung ano ang kalagayan nito at kung ano yung mga bagay na nandito sa loob ng ating puso. Mga kapatid, pagka pinag-usapan ay physical na aspeto, mga kapatid, laging ang kaunahing concern ng isang doktor ay ang mapanatili na ang puso ay malusog. Di po ba, mga kapatid? Sapagkat alam po natin na maraming bagay na nagiging dahilan ng pagkakasakit sa puso ng isang tao. Lalo-lalo na sa kagaya natin, mga kapatid, ng mga Pilipino. Gusto natin masarap yung pagkain natin. Kaya hindi maaaring walang asin, mga kapatid. Hindi maaaring walang mantika o walang taba para masarap yung pagkain natin. Mahilig tayo doon, mga kapatid. Ba? Mayroon akong kilala, mga kapatid, pagka yung taba ng baboy ang kinakain niya. Parang sarap na sarap, mga kapatid, na yung labi mo. Nagmamantika na, mga kapatid. Samantala ako naman, parang sobrang taba naman yata niya, mga kapatid. So, sa katotohanan, mga kapatid, makikita po natin na marami ang nagkakasakit sa puso at marami din ang namamatay ng sakit sa puso. Bakit? Sapagkat hindi po nila nabantayan ang kanilang puso. So, ganun din po, mga kapatid, walang ipinagkaiba pagdating sa espiritual na aspeto naman, mga kapatid. Ba? Kung titingnan po natin yung ating mga upuan sa tabi, sa panahon kagaya nito, araw ng Linggo tayo nananambahan, noong mga nakaraang panahon, mayroon tayong mga katabi na ngayon ay hindi na natin kasama. Yung iba sa kanila, mga kapatid, napawalay na sa ating Panginoon. Lumayo na sila sa ating Panginoon. At minsan, napabalitaan na lang natin, naging ganun yung buhay nila. No? Kalimitan, mga kapatid, yung nagiging buhay nila ay nagiging mas mahirap kaysa dati yung kalalagayan nila, mga kapatid. Bakit? Hindi po nila nabantayan ang kanilang puso. Kaya mahalaga, mga kapatid, na ang ating puso, ito po ay ating nabantayan, mga kapatid. Praise God. Alam po natin na ang puso ay siyang mahalaga sa ating Panginoon. No? Kung mayroong anumang bagay na mahalaga sa ating Panginoon, ito po ay walang ibang mahalaga kundi yung puso. Kung ikaw ay isang dentista, ano ang tinitingnan mo sa isang tao, mga kapatid? Ha? Ngipin. Bakit ngipin? Eh kasi nga, dentista eh. Ang unang sinasabi niya, smile, para ilabas po natin yung ating ngipin. Pag ikaw naman ay isang barbero, hulaan natin, ano yung unang tinitingnan sa atin ay isang barbero, mga kapatid? Buhok. No, Brad, medyo mahaba na yung buhok mo ah. Ba? Pag ikaw isang barbero, ang iyong unang tinitingnan, buhok. Bakit buhok? Kasi nga barbero eh.
Pero mga kapatid, pagdating po sa ating Panginoon, hindi po yung magagandang suot natin ang tinitingnan ng ating Panginoon. Hindi tinitingnan ng Diyos kung anong tatak ng iyong mamahaling bag na daladala o kung anong tatak ng iyong sapatos na suot ngayong hapon. O kung gaano kakaganda ngayong hapon o kagwapo ngayong hapon, mga kapatid. Kung sunod na ba yung iyong mukha sa imin? O puti-puti naman yung mukha mo kasi ang pinagtatrabahohan mo, mga kapatid, ay air condition. Hindi yun ang tinitingnan ng Panginoon. Ano ang tinitingnan ng Diyos, mga kapatid? Ha? Yung ating puso. Okay? Yung ating puso ang tinitingnan po ng ating pong Panginoon. Ang sabi nga dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang sabi, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang taas, kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng tao sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So ang concern po ng ating Panginoon ay ang ating puso. At ito mga kapatid, tanda po natin, hindi lang tinitingnan ng Diyos ang ating puso, kundi tinitingnan din ng Panginoon kung ano yung kalagayan at nilalaman ng ating puso. Alam ng Diyos na lahat tayo may puso, mga kapatid. Pero mas concern siya doon sa kung ano ang nilalaman ng ating puso, mga kapatid. Nung magkasala po si Haring David, mga kapatid, alam po natin ang istorya ng buhay ni Haring David. Kung siya'y naging hari, siya po ay nagkasala ng hindi lamang babasta kasalanan. Pumatay siya, mga kapatid, at nagkasala siya, mga kapatid, ng isa pang bagay. At nakita po natin dito, mga kapatid, na lukuna, hindi po si Haring David lubusang nagsisi sa ating Panginoon. No? Hindi po siya lubusang nagsisi, mga kapatid. Bakit? Kasi lumipas pa ang panahon eh. Hanggang sa inutusan o sinugo ng Diyos si Nathan, mga kapatid, kay Haring David para ipaunawa ang kanyang pagkakamali. At doon na po na-realize ni Haring David ang bigat ng kasalanan ng kanyang ginawa. Nung magkasala ba si Haring David, hindi kaya niya nalaman na siya ay nagkasala, mga kapatid? Nalaman niyo? Kilala natin si Haring David simula ng kanyang pagkabata. At nung magkasala siya, bagamat hindi sinasabi sa Biblia, alam po natin, nalaman niya siya ay nagkasala. Pero bakit dumating pa ang panahon, mga kapatid, na inutusan pa ng Diyos si Nathan papunta sa kanya upang iparealize lamang sa kanya yung bigat ng kanyang pagkakasala. Sa palagay natin, mga kapatid, nung nalaman ni Haring David na siya nagkasala, hindi kaya siya nagsisi o lumapit sa ating Panginoon? Siguro, lumapit din siya, nagsisi, mga kapatid. Pero may nais ang Diyos, mga kapatid. Ang sabi sa Psalms 51 verse 6, narito ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa loob na sangkap. At sa kumbling bahagi ng iyo, ay iyong ipinagalala sa akin ang karunungan. Nais ng Diyos, mga kapatid, ng buong puso. Kailan buong puso nagsisi si Haring David, mga kapatid? Matapos pong makapunta sa kanya si Nathan, nalaman po niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Doon siya lubos na nagsisi, mga kapatid. So sa ating buhay, mga kapatid, pag tayo po ay nagkakamali, lagi po tayong magbalik loob sa ating Panginoon. At pag tayo nagbalik sa loob sa ating Panginoon, mga kapatid, kailangan buong puso, mga kapatid. Kasi minsan, mga kapatid, alam nyo, pagka tayo may nagawang pagkakamali sa ating Panginoon, ano yung pakiramdam natin, mga kapatid? Ha?
Minsan mga kapatid, parang digma tayo, di ba? Parang, ha? Pag-guilty po tayo mga kapatid, parang medyo mababaw yung ating pagbibigay pansin. Mga kapatid, hindi talaga buong puso. Maliban na lang pagka ang Diyos ay nangusap talaga sa iyo. Kasi pag dumarating talaga yung panahon na tayo ay na yung ating pag tayo lumalayo o nagkakamali sa ating Panginoon, hindi tayo lubos na lumalapit sa Kanya. Gumagawa ang Diyos mga kapatid ng mas no, mas matinding sitwasyon na kung saan mga kapatid talagang magdadala sa atin sa panunumbalik sa Kanya. Ang sabi nga sa Joel chapter 2 verse 12, gayon may ngayon sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-ayon at pananangis at may pananambita sapagkat mga kapatid, nais ng Diyos yung buong puso nating paglapit sa Kanya. Dinidesire ng Panginoon yung lahat sa atin. Kaya na, pag nagbahag tayo sa ating Panginoon, mahalin na po natin siya ng buong puso. Pag naglingkod tayo sa ating Panginoon, maglingkod tayo sa ating Panginoon ng buong puso, mga kapatid. Pag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, magtiwala po tayo ng buong puso. So mahalaga mga kapatid na nauunawaan natin ang kalagayan ng ating puso para ito po ay ating mabantayan. Kasi minsan mga kapatid, sa karamihan ng ating ginagawa at minsan mga kapatid, hindi na natin nababantayan yung ating puso. No? Na minsan na lamang mga kapatid, pagod na tayo sa maghapon, kapala tayo sa lahat ng bagay, nakakatulog na tayo. Nalilimutan po natin mga kapatid na tayo po ay isa palang mananampalataya at maraming bagay tayong dapat gawin bilang isang mananampalataya. Maging yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, nalilimutan na natin. Minsan kahit sa ating pagkain, hindi na tayo nakakapanalangin. Yung mga gawain na nakaschedule sa gawain ng ating Panginoon, hindi na po natin napupuntahan. At ang pakiramdam natin parang okay lang. Nasasanay tayo minsan mga kapatid. So, mahalaga mga kapatid na nababantayan po natin yung ating pong puso. Kasi itong puso na ito mga kapatid, sabi nga doon sa ating binasa, ito po ay mandaraya mga kapatid. Kung si Haring David nga mga kapatid, nadaya. Wala tayong ipinagkaiba kay Haring David mga kapatid. Pwede rin po tayo madaya. At alam po natin ang kasalanan, ito po ay sa kaunting panahon, maaaring mag-injure tayo mga kapatid. Pero ang consequence nito ay mangmatagalan mga kapatid. So mahalaga, mabantayan po natin yung ating puso. Sa Biblia, pag pinag-usapan po yung puso, ito po mga kapatid ay tumutukoy doon sa salita na nagmula sa Grigong salita na cardia. Na ang ibig sabihin ay puso, a heart, or inner man. No? Kaya nga mga kapatid, pagka sa spiritual na aspeto at pinag-aralan natin yung puso, ano ang pumapasok sa ating kaisipan? Pag sinabing puso, iba yung pumapatok sa ating kaisipan kisa nung nag-aaral tayo sa eskwela. Kasi pag tayo, nung tayo pumapasok sa eskwela, pag sinabing puso, ang pumapasok sa isipan natin, ito yung, ito mga kapatid, yung halo muscular organ, mga kapatid, na siyang nagpapang ng ating dugo para mag-circulate sa ating katawan. Pero sa ating kalagayan bilang mananampalataya, pag sinabing puso, iba yung pumapasok sa ating kaisipan.
Hindi natin basta naisip na, ah, puso, ito yung nagpupumpa ng dugo. Hindi lang ganun, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kung ikaw ay... Kaya nga, mga kapatid, pag ang pinag-usapan ay puso, ito po, mga kapatid, ay isang bagay na kung saan ay napakahalaga. No? Kaya pag pinag-usapan ay sa spiritual na kalagayan, mas malalim pa ang pagpapakahulugan natin sa puso. Sapagkat ang sabi nga doon, mga kapatid, inner man. No? Ito yung core of your being, mga kapatid, the real component of who we are. No? Kung sino tayo, kung ano tayo, mga kapatid, ito po yung tinatawag na puso, mga kapatid. No, ito ang sentro ng ating pagkatao. Ito po yung sentro ng ating pagkatao. Kaya kung sa hapong ito galit ka, kasi yung po, may galit ka sa puso mo. No, kung malungkot ka ngayong hapon, eh kasi yun yung binubulay na puso mo. Kaya kung ano yung nasa loob natin, ito po yung makikita sa atin sa labas. Kaya pag masaya yung puso natin, nakangiti tayo. No? Pero pag yung puso natin punong-puno ng kabigatan, ang sabi nga, sabi yung naririnig natin, yung mukha natin ay ano, sambakol daw yung ating mukha, mga kapatid. So makikita po natin na sumisentro sa ating puso ang lahat ng bagay. At naapektuhan ang puso, mga kapatid, ang lahat ng bagay na ating po ginagawa sa buhay na ito. Kaya mahalaga, mga kapatid, na ang ating puso, ito po ay ating mabantayan. Kasi parang ito, mga kapatid, yung remote control sa atin, yung ating puso, mga kapatid. No? Kagaya nung dinidalo, pag swinis mo lang on, yung control mo, gagalaw talaga siya. Kaya kung ano yung gustuhin ng puso natin, mga kapatid, doon din tayo gumagawa. Doon tayo umaakto, mga kapatid. Kaya mahalaga na ang puso dito ay ating mabantayan. No? Tingnan po natin yung ating kaisipan, yung ating puso, at yung ating katawan. Minsan, mga kapatid, pag may nakita tayong isang bagay, gaano man yung kaganda, pag nakita mo gaano man yung kaganda, gaano mo yan ginusto ng iyong isip, pag sinabi ng puso, ayaw. Ayaw. Wala. Walang epekto yan. Gano'n man yan kahalaga, pag hindi dinisayar ng puso, walang mangyayari, walang magagawa, mga kapatid. So yung puso, ang nagdidikta sa atin. Ito yung nagkukontrol sa bawat ginagawa natin, mga kapatid. Kaya mahalaga nga na itong puso nito ay makontrol po natin. No? Makontrol po natin, mga kapatid. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, di ba? Minsan, pagka tayo po ay may pinagpipilian o maging sa mga desisyon, mga kapatid, minsan nahihirapan tayo. Bakit? Nagtatalo yung isip natin at saka yung puso natin. Gusto natin, pero pag hindi dinisayan ang puso, ayaw mo rin. Mga kapatid, sa ating pagpili, kaya nahihirapan po tayo, mga kapatid. Maging sa pag-ibig, mga kapatid, no? Pagka ang puso ang gumusto, hahamaking lahat, ang sabi nga, hahamaking lahat, masunod ka lamang, mga kapatid. No? Kahit gano'ng kagwapo yung lalaking nasa harap mo, pag hindi tumibok yung puso mo, wala yan. Pero kahit hindi kagandahan, pagka tumibok yung puso mo, hahamakin na, mga kapatid. No? Kaya nga, mga kapatid, ang Diyos nung umibig sa atin, hindi natin paunawaan eh. Kung ikaw kaya ang Diyos, nasa langit ka, ang ganda ng upo mo, pinaglilingkuran ka ng mga anghel,
taong makasalanan, ano lang yun sa iyo eh? Galing nga sa putik eh. Pagpag-aasayahan mo ba ng panahon kung ikaw ang Diyos, mga kapatid? Siguro, maraming tao, pag ilalagay natin sa ganung kalagayan, sasabihin nila, maring hindi. Pero ang Diyos, mga kapatid, bagaman siya nasa anyo at kalagayan ng Diyos, mga kapatid, anong ginawa niya? Nubad niya ito. Nag-anyo siyang alipin, mga kapatid. Nagpakababa siya hanggang sa kamatayan sa cross. Dahil bakit? Yun yung puso ng ating Panginoon din. Ang sabi nga, God is love, ang Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid. No, kaya minsan, mga kapatid, minsan, ano, may napapansin tayo, halimbawa, may magkasintahan o may mag-asawa tayo nasasalubong, minsan, paglampas natin, minsan lumilingon tayo. Kasi may napapansin tayong kakaiba. No? Mahal hindi sila bagay. No? Kasi yung kalagayan nila, kung titignan, hindi talaga sila kung bakit. Pero bakit sila? Eh kasi yung puso nila ang nasunod, mga kapatid. Siyang inibig nila eh. Kaya naging sila dahil puso ang nagdikta, mga kapatid. So, ganun ang puso, mga kapatid. Kaya, kung gaano kakapangyarihan ang puso ito, mga kapatid, kailangan po ito po ay mabantayan. No? Bakit? Gaya nga nung sinabi doon sa ating binasa kanina, mandaraya itong puso ito. Kaya po pwedeng tayo po ay magkamali dahil po sa puso ito kung hindi po natin mababantayan, mga kapatid. So, bantayan po natin ang ating puso. Sapagkat, kung mali ang ating puso, mali yung buhay din natin. Kung tama yung puso natin, mga kapatid, tama din yung magiging buhay natin. Hindi po pwedeng mali yung nasa ng puso mo, matuwid yung buhay mo. Hindi naman po pwedeng magiging matuwid yung buhay mo kung yung puso mo ay masama, mga kapatid. So, kung ating i-analyze, ay napakahalaga ng ginagampanan ng puso sa buhay natin. Hindi lamang sa physical na aspeto, kundi lalong-lalo na, mga kapatid, sa spiritual na aspeto, mga kapatid. Kaya dapat po natin itong laging bantayan. Kaya sabi nga doon sa ating teksto, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. No? Buong sikap, mga kapatid. Hindi basta basta-basta pag-iingat, mga kapatid, kundi buong sikap. Kung kumbaga sa gwardiya, mga kapatid, ay talagang hindi ka pwedeng makatulog. Hindi ka po pwedeng makatulog. Kailangan buong sikap, mga kapatid. Praise God. Una, mga kapatid, kailangan bantayan po natin ito sa ating kaaway. Pag sinabing kaaway, anong laging, pag sinabing kaaway, narinig natin yung salita kaaway, anong tinutukoy nito, mga kapatid? Ha? Sino yung kaaway? Si Satanas. No? Bantayan po natin yung ating puso. Kasi, mga kapatid, continuous attack. Si Satanas, mga kapatid, sabi nga, siya ay gaya ng isang liyong umuungal. No, pauli-uli siya, mga kapatid, at siya po ay naghahanap ng masisira. So, ingatan po natin ang ating puso, mga kapatid. Ikalawa, mga kapatid, ay kontrolin po natin yung ating puso. No, kailangan makontrol din po natin ito, mga kapatid. No? Sa papanong paraan, mga kapatid, kasi ito na nga yung puso natin. Ito na nga yung sentro ng ating pagkatao. At lahat ng bagay na ating ginagawa ay naaapektuhan dito eh. Paano natin makukontrol, mga kapatid? Ha? Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. No?
Pag sa ating sarili lamang, mga kapatid, mabibigo talaga tayo. Pagka hindi ang Panginoon ang siyang mag-control, mga kapatid, mabibigo tayo. Kasi tayo, maging sa ating sarili, binibigo natin yung ating sarili. Di ba? Lahat tayo dito, nangarap. Lahat tayo nangarap. Pero tingnan mo yung buhay natin ngayon. Yun ba sa pangarap na ginusto mo? Nandun ba sa kalagayan niya? Posibleng oo. Posibleng hindi. Bakit, mga kapatid? Ha? Kasi, ano eh, yung puso natin, hindi natin ang control, mga kapatid. Nagkulang tayo ng pagtitiis o ano. Pero mga kapatid, kung sa Panginoon tayo magtitiwala at maglalagap, mga kapatid, ng ating puso, punuin po natin ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat, anong sabi ni Haring David? Ang iyong salita ay iningatan ko sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa inyo. So sa pamamagitan, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon, itong puso, ito, mga kapatid, ay magagawa nating kontrolin. Kontrolin. Praise God. So mahalaga, mga kapatid, nabantayan po natin ang ating puso, mga kapatid. Praise God. Minsan, mga kapatid, itong puso nito lumalayo. No? Kaya kailangan bantayan natin. Naranasan ba natin na naramdaman natin na tayo ay lumayo sa Panginoon? Naranasan ba tayo, mga kapatid? Naranasan na tayo. No? Minsan, parang wala akong gano'ng kumatid na yung gawain. Kasi gabi na, pagod na ako. Malayo. Pag nasanay tayo, mga kapatid, kahit yung araw ng Linggo, layo naman, Matangas pa, traffic. Ang dami ko pang gagawin sa bahay, mag-aaral pa ako, may exam sa Lunes. Ang dami kong labahan, aking mga anak ay papasok na naman bukas, mamamalansya pa ako. Bantayan po natin yung ating puso, mga kapatid, sapagkat itong puso nito, minsan po ito ay lumalayo sa ating Panginoon. Hindi po natin namamalayan, nadadayan na pala tayo. Kaya minsan ay kita lang natin ang sarili. No, wala na tayong gana. Wala tayong gumana ng manampahan, wala na tayo. Hanggang sa dumadaan ang araw, nagiging Linggo, nagiging buwan. Minsan naalala natin, teka, ako pala yung mananampalataya, pag may nasalubong na tayong kapatid at ay. Kumusta sister, kumusta brad? Teka, dalawang buwan na pala akong hindi na kusulita sa church. Minsan mga kapatid, na hindi intentional natin mga kapatid, pero minsan binataya tayo ng ating puso na lumalayo, mga kapatid. Tayo ay nailalayo. Siguro, may mga panahon sa buhay natin na naranasan natin yung mga kapatid. No? Naranasan natin. Kaya nga mga kapatid, kinakailangan pusong ito ay bantayan po natin. Bantayan po natin ang ating puso, mga kapatid, ng higit sa anumang bagay. Bakit? Sapagkat ito'y utos ng ating Panginoon. Ikalawa, sabi, ingatan mo. Ito po ay personal na responsibilidad natin. Hindi po pwedeng sabihin ko, brado, sis, ingatan mo yung puso ko. Walang ibang makakapag-ingat ng puso natin, kundi tayo mismo sa ating sarili, mga kapatid. No? Walang ibang makapagbabantay sa ating puso, kundi tayo, mga kapatid. Praise God. Ikalawa, ikatlo, mga kapatid, ang ating puso ay mahalaga. Kaya kailangan bantayan sa pagkat it affects everything that we do. Naapektuhan po nito ang lahat ng bagay na ating binagawa. Praise God. Ano pa, mga kapatid? Ang mata ng Diyos
ay laging nakatingin sa ating mga puso. No? Ang mata ng Panginoon ay laging nakatingin sa ating mga puso. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Nawanawaan ba natin? Bantayan po natin ang ating puso. Ano po yung mga bagay na sumisira sa ating puso, mga kapatid? Una yung kasalanan. No? Ang kasalanan, ito po yung isa sa sumisira sa ating puso. Walang kasalanan ay siyang naging nasa ng ating puso, mga kapatid. Magkakaproblema tayo sa ating pananampalataya. Kaya na, kailangan lagi ang salita ng Panginoon, mga kapatid, upang hindi magkaroon ng buwang ng kasalanan sa ating puso. Kailangan lagi natin po yung instruction mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ikalawa, mga kapatid, yung tagumpay. Yung tagumpay natin, minsan ito po ay nagiging nakakasira din sa ating puso. Nasabi nga dito, mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 8 verse 17, at baka inyong sabihin sa inyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanan ito. Parang base doon sa ating binasa, pupasok yung pride, mga kapatid. Ala, sadyang aabutin ko ang kalagayan ito, sa galing ko talaga. Masipag naman talaga ako Dapat hindi ganun ang isipin natin, mga kapatid. Pag ganun ang naging pananaw natin o palagay sa ating sarili, sa ating puso, mga kapatid, yung pride ay siyang mangingibabaw. At pagka ang pride ang nangibabaw sa atin, mga kapatid, ibabagsak po tayo nito, mga kapatid. No? Kaya, yung tagumpay, ang sabi nga ng mga mangangaral, minsan yung tagumpay, ito po yung isa sa mabigat na pagsubok sa buhay ng tao. No? Yung tagumpay, doon sa mga larangan na ating pinapasok, mga kapatid, promotion, mas malawak na scope ng trabaho at responsibilidad, success. Mga kapatid, pero bantayan mo ang iyong puso, baka tagumpay na ito, siya naman maglayo sa iyo, sa ating Panginoon. Kinakailangan yung salita pa rin ng Panginoon ay laging ilagay po natin sa ating puso. Ang tagumpay ay blessing na mula sa ating Panginoon, mga kapatid. But we have to guard our heart, mga kapatid. Sapagkat po pwedeng gamitin ito ng kaaway upang maging dahilan naman, mga kapatid, upang masira yung ating puso at tayo ay malayo sa ating pong Panginoon. Next, mga kapatid, is selfishness. Yung laging ako, dahil ko. Isa rin yung mga kapatid sa bagay na nakakasira sa atin. Sa ating puso, mga kapatid. Laging ako, magaling ako. Dahil ko. Huwag ganun, mga kapatid. Kasi pagka ganun, mga kapatid, parang nagmamataas ka na sa iyong sarili. Tumingala ka kaya. Tumingala ka kaya. At kung hindi dahil sa kanya, hindi mo kayang gawin lahat ng bagay na yan. At wala ka sa ganyang kalagayan. Tatanda po natin, mga kapatid, na lagi ang Panginoon ang may control ng lahat ng bagay sa buhay mo. Diba? Tingnan po natin si Job. Siya'y matuwid na tao, pero dumaan siya sa pagsubok. Pinahindulutan ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Pero si Job ay isang matuwid. Ang Diyos pa rin, mga kapatid, ang may hawak ng lahat sa atin. Maging ang kinabukasan natin. Ang kaaway
walang kapangyarihan sa atin, mga kapatid. Sa buhay ni Job, kaya nangyari lang kay Job yun. Sino ang nasa likod? Andun pa rin ang Panginoon, mga kapatid, na siyang nagbigay pahinturo. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin may kontrol ng lahat, mga kapatid. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, huwag mo natin kalilimutan ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Sunod, mga kapatid, yung slothfulness, yung katamaran natin. Ito sumisira din sa ating puso, mga kapatid. No? Nagiging dahilan din ito ang paglayo natin sa ating Panginoon. Tinatamad tayo kahit pwede naman, naghahanap tayo ng dahilan para sa ating sarili, para ma-justify natin yung gusto natin. Marami, pumuntahan kami. Busy. Hindi naman siya busy. Mayor naman siya. Nagagawa ng dahilan. Kasi tinatamad. Yung pala, tinatamad lang yun. So, huwag po natin pabayaan yung pagkakatipon na gaya ng ginagawa ng mga. Kundi, mga kapatid, mag-aralan tayo sa isa't isa. Lalo nagwalalaman po natin ang kapatid na katawan. Sabi nga, namumuhay tayo sa mga mapanganib na panahon. At ang puso natin ay mayroong malaking bahaging ginagampanan sa ating buhay. Kaya kailangan po natin ito mabantayan. Ano po yung mga prinsipyo na dapat po natin gawin para maprotektahan po ang ating puso? Una, isuko po natin yung ating puso sa ating Panginoon. Isuko po natin yung ating puso sa ating Panginoon. Pakibasa na po yung John chapter 14 verse 30. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan ko at siya'y walang anuman sa akin. No? Siya'y walang anuman sa akin. Wala siyang kuwang sa puso ko. Kaya nga, isuko po natin yung ating puso sa ating buong Panginoon. Kapag ang puso natin ay sa Panginoon na wala nang kuwang sa atin, yung prinsipe ng sanlibutan ito, mga kapatid. No? Kasi ang puso natin na sa Panginoon na sabi na, "Oy, Diablo, alis na. Wala ka ng kuwang dito sa Panginoon na ito, mga kapatid. Alis na, wala ka ng kuwang dito sa Panginoon na ito." Praise God. Isuko po natin yung ating puso sa ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, pag nararamdaman natin sa ating puso na ang Diyos ay nangungusap, do something. Mga kapatid, maging sensitive po tayo. Kung baka ang Panginoon, mga kapatid, ay nangungusap sa atin, mayroon siyang nais na ipaalala sa atin, may nais siyang gusto ipagawa sa atin, mga kapatid, examine po natin yung ating puso, mga kapatid. I-examine po natin yung ating puso. Maging sisipin po tayo. Ikalawa, abstain but from every form of evil. Iwasan po natin ang lahat ng anyo na masama na po pwedeng sumira sa ating puso. No? Iwasan po natin yung masasamang bagay. Paano natin maiiwasan yan? Tayo naman matatanda na. Alam na dapat natin yung mga lugar na pupuntahan natin para makaiwas tayo sa kasalanan. Matatanda na tayo sa Panginoon. Alam na natin yung kalooban, yung gusto at hindi gusto ng Panginoon sa atin. Magbabasa naman tayo ng Biblia, nakakapatingin tayo ng pag-aaral, pagtuturo, mga kapatid. No? Kailangan yung puso lang natin bantayan po natin. Kasi sabi ko nga, matatanda na tayo minsan. Kung kailan tayo ay matanda na, minsan, pagtanda, pagtigas ng ulo,
Pagtanda, pagtigas ng ulo, paghirap sabihan. Alam ng bawal, tuloy pa rin. Alam ng masamay, tuloy pa rin. Matanda na. Sa gusto yung sasabihin pa ng bata, mga kapatid, no? Dapat po mga kapatid ay maging matalino tayo, no? At maging masunurin tayo sa atin po Panginoon. No? Huwag kang mangarap ng langit. Kung ang daan ay yung dinadaanan ngayon ay hindi papuntang langit. Di ba? Alam natin yung daan, di lang mananampalataya tayo para tayong makapunta sa langit. At lahat sa atin, kung tatanungin, lahat natin gusto langit. So, doon sa daan, papunta langit, doon tayo lumakan, mga kapatid. No? Doon tayo lumakan. Iwasan po natin yung mga bagay na pwedeng maglayo sa ating Panginoon. Bantayan po natin yung ating Panginoon. Praise God. Number three, conduct frequent honest heart examination. Lagi po tayong magkaroon ng pagsusuri sa ating puso. At the end of the day, mga kapatid, bago po tayo matulog, yun yung napakagandang panahon na i-examine po natin yung maghapon natin. Nung umaga, gumising ako, hindi na ako nalangin. Dalis na lang ako ng ganyang kumain ako kasi nagmamadali. Anong mangyari sa akin sa maghapon? Ano yung mga ginawa ko? Sino-sino ang mga tao na kasalimuha ako? Ano yung mga salitang binitawan ko sa maghapon ito? Sa lahat ba na aking ginawa, sinalita, inisip, alam natin sa ating sarili ang pamantayan ng Diyos. Nagkasala kaya ako? O naging instrumento ako ng Panginoon para sa iba? Pag naging instrumento tayo ng Panginoon para sa iba, praise God. Pero mga kapatid, pag na-realize mo na nagkamali ka, eh lumuhod ka na. Importante na mayroon po tayong laging honest na. Kasi minsan mga kapatid, binibigyan po natin ng justification ng mga bagay-bagay. Masyado tayong considerate sa ating sarili minsan na kahit alam at napakalinaw na na yung ginawa natin mali sa harapan ng Panginoon. Minsan pinapapabawang hindi. Ayos lang, hindi naman, pero sa iyong puso, alam mo naman na mali. Dapat honest po tayo. Kaya alam nyo, ang isang doktor, minsan ang doktor kakulit. Diba? Kaya kayo may sakit, anong, ang dami ng tanong, anong nararamdaman mo, bakit, may history ba ang pamilya mo ng ganito, ganon, ano na yung ininom mo, gamot, ano, ang dami ng tanong. Pero mga kapatid, minsan, nakukulitan tayo, minsan, anong sinasagot natin? Kahit totoo, minsan, hindi naman ho masyado, hindi naman ho, wala ho, kahit mayroon. Sa palagay mo, mga kapatid, pag ganun ang naging attitude natin, na hindi tayo honest, pag binigyan tayo ng gamot ng doktor, tatamaan kaya ng doktor yung ating sakit? Tsamba. Pero malamang sa hindi. Bakit? Hindi siya nagkaroon ng tama at kumpletong impormasyon sa iyong sakit. Paano maibibigay niya yung tamang resita para sa iyong sakit? Hindi, mga kapatid.
Ganun din po mga kapatid sa ating Panginoon. Kailangan honest tayo sa ating sarili pag tayo nag-isama. Pag nagkamali ka, nagkamali ka. Kung nagkasala ka, nagkasala ka. Ganun lang naman yun eh. Wala ka namang premium pag sinabi mong hindi, Lord. Di ba? Karagdagan ba sa iyo yun na naitago mo yun sa Panginoon o kung hindi mo naman talagang naitago, nilogo mo lang yun yung sarili. Kasi wala naman tayong itatago sa ating Panginoon. Pero pag hindi po tayo naging honest sa ating sarili, sino bang ating pinagtataguan? Sino bang ating niloloko mga bagay? Ang Diyos ba? Hindi, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Sino niloloko natin? Yung ating sarili mga kapatid. Kasi hindi tayo naging honest. So kung hindi tayo naging honest sa ating sarili, yung ating magiging gagawin ay hindi makasasapat doon sa dapat po nating gamagawa para yung ating pagkakamali ay magkaroon ng kasagutan natin. Kasi minsan pinapababaw natin yung kasalanan ng kapatid. So, hindi ganoon karugtog yung ating paglapit sa ating Panginoon. Diba? So, maging honest po tayo mga kapatid. Next mga kapatid, commit to God's word. Commit po natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Mahalaga po ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Kasi mga kapatid, sa spiritual na aspeto mga kapatid, hindi lahat ng bagay ay nalalaman natin sa pamamagitan ng ating pinag-aralan o experience. Yung salita ng ating Panginoon, ito po yung final na instruction mga kapatid sa buhay natin. Kung sa buhay natin, tandaan po natin na tayo ay, ano sabi mga kapatid? Tayo po mga kapatid ay hindi nabubuhay, no? Sa tubig at pagkain lamang mga kapatid, kundi sa salita ng ating po Panginoon. Kaya sabi ni Haring David, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala lamang sa iyo. Sabi niya, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at tanglaw sa aking mga daan. Kaya nga mga kapatid, pag ikaw ay nasa sitwasyon, hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin, manalangin ka sa ating Panginoon. Panginoon, hindi ko talaga alam kung ano ang aking gagawin. Tulungan mo. Tulungan mo. Kung tapat ka sa iyong sarili, kung tapat ka sa iyong sinasabi, kung tapat ka sa ating Panginoon, walang hindi tutulong ng ating Panginoon. Pagka ang isang anak ay tumawag sa kanyang magulang at nakita ng magulang na ang batang ito'y sincere at totoo ang kanyang sinasabi, sabihin ko sa iyo mga kapatid, walang hindi gagawin ng magulang para tulungan ang kanyang anak. Mga kapatid, alam yan ang mga ina. Mga kapatid, alam yan ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, tayo may mga mahal sa buhay, may pamilya tayo mga kapatid. Pagka ang ating kapamilya ay nananailangan, alam po natin ang pakiramdam. No, ako ay isang magulang. Ang aking mga anak may mga pananginilangan din. Nagsasabi din. Alam po natin minsan kung totoo o hindi. Mga kapatid. Pero pagka ang isang anak ay nanginilangan at alam na magulang na kailangan, gagawin niya lang. Alam mo, ang isang pinakamasakit sa isang magulang, yung alam niya na ang kanyang anak may pangangailangan, hindi niya maibigay. Hindi niya maibigay. Bakit? Wala. Napakasakit yung mga kapatid. Masakit siya. Kaya na mga kapatid sa ating Panginoon, lumapit lang po tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa ating Panginoon, Lord,
kailangan mo po ng katalinuhan sa ganitong bagay. Hindi ko alam. Pero alam po, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Walang tanong na walang sagot sa iyo. Sunod, mga kapatid, control your thoughts. Kontrolin po natin yung ating pag-iisip. Control po natin yung ating pag-iisip. Kasi minsan, mga kapatid, yung pag-iisip natin, minsan masyado tayong dinadala sa malayo. Masyadong mapangarapin minsan yung ating isip. Kontrolin po natin. Minsan, yung isip natin, akala mo, laging nananaginip, na kaya niyang lumipad. Nakaranas ba kayong nananaginip, mga kapatid, na kayo lumilipad kahit walang sapak? Kapag kayo hinahawal ala, kahit ang taas ng building, eh, parang tinutungkuman mo lang naman yung mga kapatid. No? Maging totoo mo tayo, maging practical tayo, maging realidad po tayo. Kontrolin po natin yung ating isip. Mga kapatid, no? Control po natin yung ating isip. Sunod, mga kapatid, hayaan po natin ang espiritu ng Panginoon ay mag-cultivate sa ating puso. Kasi yung puso natin minsan tumitigas eh. Diba? Minsan matigas yung puso natin. Minsan kahit anong sabi na, anong pangaral na, minsan yung puso natin matigas. Parang hindi na natalimban, mga kapatid. Palibasa, matanda na tayo sa Panginoon. Lahat narinig na natin. Ang hirap ng umiyak. Diba? Parang ang hirap ng abutin yung iyong kalagayan para ma-please ka. Diba? Wala na ya, halos wala nang ituro sa iyo kasi lahat na ituro. Wala nang bago sa iyo, lahat narinig mo na. Ang hirap kaya ng ganun, mga kapatid. No? Minsan, matigas na rin yung puso natin. Na, yung naririnig natin, minsan, lumalapas na lang ganun. Hindi, matagal ko nang narinig yan. Lagi ko nang narinig. Parang wala nang kulot minsan sa puso natin. Diba? Nararamdaman ba natin minsan yun, mga kapatid? Na minsan, eh, kahit sabihin mo, ang ganda naman yung preaching kanina. Ang ganda naman yung teaching kanina. Pero minsan sa'yo, wala. Kasi narinig mo na ako. Kasi sa tagal na natin sa Panginoon, mga kapatid. Bantayan po natin yung ating puso. No? Huwag magkaroon tayo ng ganong pakiramdam, mga kapatid. Kundi sa bawat salita ng Panginoon ating naririnig. Sabi nga, sa araw-araw, may bagong pagbibigay ng pagpapakahulugan ng salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid. At sa iba't ibang sitwasyon sa buhay natin, ang salita po ng Panginoon, ito po ay umaakma, mga kapatid. So, hayaan po natin ang Espiritu ng Diyos ay magbungkal sa ating puso para ito ay muling lumambot, mga kapatid. Para ito ay muling lumambot. And lastly, mga kapatid, enter into your secret place, David. No? Pumasok po tayo sa ating secret lugar araw-araw. May secret lugar ba tayo, mga kapatid? Meron po tayong secretong lugar. Yung secretong lugar po natin, mga kapatid, ito po yung panahon, o ito po yung oras na kung saan tayo po ay we are alone with God. Ito yung panahon na tayo nagbubulay-bulay at kinakausap po natin ang ating Panginoon. Kasi alam niyo, mga kapatid, sa isang relasyon ay napakahalaga yung komunikasyon. Minsan nasisira ang relasyon
dahil walang communication. Magkatabi na magtulog, magkatalikuran, sikuhan na ng sikuhan. Masisira ng relasyon ng mga kapatid. Di ba? Pakiramdaman na lang kung sinong uuna. May tampuhang kaunti, sino kong uuna ko ba? Hindi ako siyang mali. Yung mahirap yan, mga kapatid. Sa bawat sitwasyon, mga kapatid, laging ang hahanapin ay solusyon. Mga kapatid, kasi ang isang sitwasyon na hindi maganda, hindi naman hindi natin yan hahayaang ating panatilihin habang buhay. No? Na kung 50 anyos ka ngayon, ay hanggang 80 anyos ay pananatilihin mong ganon. Hindi ganon, mga kapatid. Mahirap mamuhay na may yung puso mo yung matigat. Kaya mga kapatid, sa bawat pagkakataon, hanapin agad ang solusyon. Magkakasundo rin kayo, ipatatagalin pa. Diba? Hindi naman pwedeng paabuti pa ng isang buwan yan eh. Kahirap kaya. Ha? Usap agad. Ganun sa ating Panginoon. Pag pinatagal natin yung ating kinikimkim sa puso na hindi natin i-confess sa Panginoon, wala namang mangyayari eh. Sinunlog eh. Tayo mga kapatid. Kasi may impyerno tayo. Ang Diyos, Diyos na yun. Kahit may impyerno ka, Diyos pa rin yun eh. Walang mawawala sa kanya. Sinunlog eh. Pwede ba tayo magmalaki sa ating Panginoon? Hindi naman ah. Kaya pag tayo nagkamali sa ating Panginoon, ay pagkasundo tayo. Kaya nga sa araw-araw, kailangan natin pumasok doon sa sekretong lugar natin. Ano yun? Ito yung oras na kung tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon. Meron ba tayong ganun, mga kapatid? Ha? Kung mayroon, kailangan mabisita natin araw-araw. Noong unang panahon, ang communication ay sa sulat lang eh, bago makarating dalawang linggo. Ngayon, text-text lang. Eh sa Panginoon, eh kahit noong unang pamampanahon, hanggang ngayon, hindi nagpapago yun eh. Sinlapit lang ng dasal ng ating Panginoon, mga kapatid. No? At ang sabi niya, siya ay makinig sa lahat ng ating hinaik sa kanya. Siya ay tapat at banal na tayo patatawarin, mga kapatid, kung ating i-confess sa kanya yung ating mga pagkakamali. No? Huwag na tayong mahiya, huwag na tayong magmataas sa ating sarili. Sabi ng Panginoon, tayo-tayo lang naman dalo eh. Huwag ka lang maya sabihin mo na yung kasalanan mo, sabihin mo yung pagkakamali mo. Diba? Ganun lang mga kapatid. Kinakailangan makipag-usap lagi tayo sa ating Panginoon. Pero makanto natin ang mga kapatid. Praise the Lord. So, kayata. Alam niyo mga kapatid, sa buhay na ito, walang pinakamasarap kundi yung ikaw ay may malinis na puso. Walang pinakamasarap kundi yung ikaw ay may malinis sa puso. Sa harap ng tao at sa harap ng ating Panginoon, sa ating mga mahal sa buhay, walang pinakamasarap, mga kapatid, kung hindi yung mayroon kang malinis na puso. Bakit? Pag mayroon kang malinis na puso, wala kang dapat itago. Kung mayroon kang malinis na puso, wala kang dapat ipaliwanag. Kung mayroon kang malinis na puso, wala kang dapat ikahiya. Masarap ang buhay, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, mapalad
ang taong may malunong malinis na puso sapagkat makikita niya ang ating Panginoon. Diyos ka. Talapang po natin. Walid po po natin Proverbs 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ang buhay. Ingatan po natin ang ating puso ng buhay.